upang tiwalay. Bakit? Pag hindi mo mas iniwalay yan, hindi sila lalago at hindi yayago at hindi mabubunga. Ganyan ang maraming Kristiyano. Gusto nilang pagpalain, gusto nilang magkaroon ng maraming blessing. Kapatid, naisulit mo na ba sarili mo? Sa barkada mo, sa inuman, sa sundalan. Mga maling lugar yan, kapatid. Marunong ka ba mag-isolate? Ano ka pa nagbababan? Eh, galing na nga tayo dyan eh. Yan yung buhay natin. Kaya sabi ko nga, gusto natin maranasan yung biyaya ni Lord. Ang butang kong environment, yung environment ni Lord. Amen. Kaya mo ba yan? Di nasa environment pa tayo ng mundo. Kaya natin kung marunong kang mag-isolate na sarili mo. Marunong ka dapat mag-isolate ng wrong place. Ikalawa, wrong people. Hindi lahan mo. Kaya mo mag-isolate ang sarili mo. Ang maling tao to. Pag ito kasama ko, wala. Walang nangyayari. Saling na nakapagtrabaho ko sa bahay, silang barkada mo, mga katuga. Eh, pag nasama ka sa mga taong katuga, patay na yan. Walang nangyayari sa buhay mo. Ano yung ibig sabihin ng katuga? Kain, tulog, gala. Pag yan ang masamahan mo, patay ka yan. Lalo na kayo mga yun. Piliin nyo yung mga sinasamahan yung tao, hindi lang sinasamahan. Ayaw na ba i-isolate ang sarili nyo? Sa mga wrong place, sa mga wrong people. Kapag ang sinasamahan mo, mga unbeliever, lagi, alam mo na yun, ang tao walang Diyos, papuntay sa impyerno. Tapos sila pang kasama mo, dahil magtataka, kasama ka rin nila sa impyerno. Kaya kung sino kasama mo, yun ang punta mo. Amen. Dapat i-isolate nyo na sarili nyo sa mga wrong people. Yung mga right people dito, ang dami, oh. Amen. Bakit ayaw nyo samahan ng mga tao na yan? Dapat kayo magkakasama ng mga right people. Hindi yung mga wrong people. Parang mo kang mag-isolate. Pag sila nag-invite sa inyo, walang kadahit-dahitan. Amen. Pero kapag gawain dito sa simbahan, nag-invite, dami mong dahitan. Tapos gusto mo, i-bless ka rin, Lord. Amen. Eh dapat marunong kang mag-isolate ng sarili mo. Sa maling lugar, sa maling tao, kilit sa lahat. I-isolate mo sarili mo sa wrong meeting. Maraming kasing meeting ganun. Kaya hindi naman tama. Alam mo yan, kapatid? Nagbubunag-mulatang ka lang. Nagmamang-maangal ka lang. Alam mo kung anong lugar ang tama at alam mo kung sino ang taong tama. Alam mo kung sino ang mga tamang dapat mong pinupuntahan. Hindi lahat ng meeting pupuntahan mo. I-isolate mo ng sarili mo dyan. Amen. Kung gusto mo lumago, gusto mo magbunga, katulad ng mga puno, hinihiwalay na yan pag itinatanim para magbunga sila, ganun din tayo mga Kristiyano. Amen. Mga anak ng Diyos, kailangan matuto rin tayo mag-isolate ng sarili natin sa mga tatlong bagay na yan. Pag di mo kayang gawin yan, hindi ka mag-grow, hindi ka magbubunga. Kapag darating ang panahon, sabi ko nga, ikaakat ka na ni Lord. Bakit? Kasi hindi ka ma-isolate. Ina-isolate naman tayo ni Lord, pero bumabalik ka pa rin sa dati mo. Kaya sabi ni Lord, diyan ka na. Papahintulutan lang tayo, diyan ka na. Amen. Kaya sabi nga, huwag nating hayaan na mahiwalay tayo kay Lord, baka hindi ka na makabalik. Nahirapan ka na makabalik kasi ina-akat ka na eh. Kaya ngayon pa lang kapatid, matuto ko lang mag-isolate ng sarili mo sa mga wrong place, mga wrong people, at wrong. Amen. Puntahin yung mga cellphone nyo, yan ang mga right meeting. Puntahin yung mga leader nyo, yan ang mga right people. Puntahin nyo ang simbahan, yan ang mga right place. Huwag kayong, huwag yung
tignan ang simbahan para bang dapat lagdalag niyo ang simbahan. Hindi para bang nagdidiri kasi yung simbahan. Amen. Tapos pag nakikita mo mga Kristiyano, dapat pag ang nakita mo na pumupunta sa iyo mga Kristiyano, natuwa ka na. Yan ang mga right people. Pag pinupunta kayo ni pastoral, ako, pag sinabi, tara, tara, ay, sama na kayo, brad. Hindi lang siya mataban lupa, right people yan. Parang pag pinupunta kayo ni pastoral, wala. Kaya kapatid, kung sino sinasamahan mo, hindi pa.